Pagbati sa inyo mga kapatid at mga kaibigan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magpapatuloy tayo ng ating pag-aaral sa Paksang Christian Holiness sa ating Sunday School kung saan ating pinag-aaralan na ngayon ang mga false teachings na umiiral sa ating kapanahunan. At napakahalaga nito sapagkat nakabatay ito sa prinsipyo na doctrinal integrity is an imperative for practical holiness. May nag-aakala na kapag ang usapin ay kabanalan, practical lang ang bagay na yan at walang kinalaman ng doktrina, and they can never be more wrong because the Bible teaches us that if anyone teaches otherwise and does not consent to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which accords with godliness, there is a doctrine that accords with godliness. And that means that there are many today who are deceived by false teachings that compromise genuine holiness. Inaakala nilang sila'y nagpapakabanal, ngunit nakabatay sa maling katuruan. At isang responsibilidad ng matapat na ministeryo ay it requires that warning be raised against popular errors on holiness. And that is what we have been doing in the past few lessons. At tayo ngayon ay nasa usapin ng higher life. Well, because of the two-week break in which we spent time to celebrate our church anniversary, I want to make a review of what we have so far covered in this most popular idea and false teaching concerning holiness. The most basic tenet of the higher life teaching is that holiness is a second turning point after conversion, or sometimes called a second blessing. At apat ang natalakay natin na pagtuturo nito so far. The first is that a gap exists between justification, which happens at conversion, and holiness, which is sanctification. Kaya't hindi agad na nagiging banal ang isang naging mananampalataya dahil merong gap. At isang sagot natin dyan ay that in genuine conversion, justification has the inseparable fruit of holiness. We must maintain the relationship of root and fruit, cause and effect. The root is justification, the fruit is sanctification, the cause is justification, the effect is sanctification. We do not reverse that, but they are inseparable. At isang bagay pa na sinabi ng mga reformers, justification is by faith alone, but not a faith that is alone. In what sense? Salvation by grace produces works. Now, those works are not the basis of justification, but through faith, that is the instrumental cause of justification, will produce good works. At isa pa, kung talagang saving faith yan, hindi maaring walang repentance from sin. Ikalawang turo na tinignan natin ay they have to accommodate somehow those who they consider to have been justified and yet not being sanctified, and they give this category of carnal Christians. So they say being saved without holiness is to be a carnal Christian. Now, this is a misinterpretation of salvation and a misrepresentation of salvation and a misinterpretation of 1 Corinthians 3 verse 4. 1 Corinthians 3 verse 4 is telling us that every Christian has a carnality to deal with. Lahat naman tayo may mga usaping makalaman na dapat nating tratuhin at labanan. But this is different from saying that as totality of Christian character ay ganito ang ibang mga Kristiyano. It is not possible because a true believer is sanctified, and one who is of a carnal mind, Romans 8:7 tells us, is enmity against God. So upon believing to salvation, sanctification begins. So minimaintain natin na nauna ang justification bilang ugat, bilang sanhi, pero hindi nahihiwalay ang pagpapakabanal bilang bunga, bilang resulta ng justification. At ang ikatlo na maling katuruang tiningnan natin ay sa kanilang pagtuturo, being holy is Christ living through the believer. In other words, it is not self-effort, at maririnig natin yan sa mga sinasabi nilang stop trying, start trusting. Pero siguro ang madalas nilang ipakita ay ang Galatians 2:20, and it is a misinterpretation.
were a good verse that says, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me, dictate that to mean sanctification, living your life day by day, and that Christ is living through you. The context clearly very obviously shows that it is not talking about the holy life. In fact, holiness is the personal responsibility and discipline of the believer. And ang Galatians 2:20 ay nagtumutukoy sa justification by faith, not sanctification. Now, the fourth false teaching adopted by the higher life theory is that the turning point of spirituality is a singular act of faith. Kailangan nila magsabi kung paano ka magiging spiritual mula sa pagiging karnal, and they take this as a single act of faith of the many that they use as a description of that turning point. Perhaps the favorite is surrender, and it reduces to a single act what in truth the Bible teaches is a lifetime occupation. Ginagawa nilang isahang pangyayari ang turo ng salita ng Diyos na panghabang buhay nating ginagawa ang disiplina ng pagpapakabanal. And remember that the saving response to the gospel happening at conversion is already an act of surrender. Siguro isang teksto ang magpapakita ng kamalian ng mga ito. Philippians 2:12-13 is a very balanced statement about the fact that holy living is our task, and yet we do it by the enabling of the Holy Spirit. There is an act of surrender to His working and enabling at the point of conversion. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation. So this is Paul telling the Philippian believers, work out your own salvation. Ipamuhay mo ang iyong sariling kaligtasan with fear and trembling. But then he adds, for it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. So I hope that is a brief but a good summary of our review of the higher life position. May isa pa tayong kailangang tukuyin na maling turo ng higher life position, and that is the belief that the believers have two natures, the holy nature and the sinful nature, and what explains his life is one nature being dominant over the other. Ibig sabihin, ang yung holy nature mo, magiging spiritual ka kung dominant sa sinful nature, at carnal ka kung sa ang sinful nature ay dominant sa holy nature. Now, this position of the two natures in the believer is not a distinctive of the higher life. Hindi lang ang higher life teaching ang humahawak nito. This is in fact a popular view that others who do not adopt the higher life positions also hold. And this is because its main basis is in conjunction with tripartism. What is tripartism? Ito ang paniniwala na ang tao ay tatlong parte o tatlong bahagi, the body, the soul, and the spirit. And it is often illustrated as the experience of regeneration is the quickening of the spirit part, and therefore giving the person a new nature that he did not have before. Yan ang pinaka-premise ng two-nature theory. The idea is that conversion gives the believer a spiritual nature while retaining his sinful nature. So from the time of his believing, he now has two natures. The sinful nature that cannot do but sin, and the holy nature, the spiritual nature that can only do that which is spiritual and holy. Nakabate ito sa paniniwala na tatlong bahagi ang tao, spiritual, or the spirit, the soul, and the body. Now, it confuses personal responsibility. Sa halip na responsibilidad mo ito bilang buong tao, ay nagiging bahagi ng pagkatao mo ang usapin ng kabanalan. The sinful nature
tends to be identified with a body. E kung tatlong bahagi ka nga, ang katawan ang naiuugnay sa makasalanang kalikasan, and then ang espiritu ang naiuugnay sa spiritual na karanasan o bahagi. But this idea that the body is of sinful nature is the old Gnostic heresy. And this is already refuted by the Apostle Paul in 1 Timothy 4, 4 and 5. Everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving because it is concentrated by the Word of God and prayer. Sinasagot dito ni Apostle Pablo ang mga nagbabawal ng mga uri ng pagkain o kaya ay pag-aasawa at ang relasyong mag-asawa na inaakala nilang makasalanan. At ang sinasabi ni Pablo, lahat yan ay kaloob ng Diyos ayon sa kanyang paglilikha. Pero kung iugnay mo ang makasalanang kalikasan sa katawan, parang sinasabi mo na ang katawan ay masama sa kanyang sarili, na hindi ito pagtuturong Kristiyano. So, ang nangyayari sa the idea of two natures ay the soul is made the middle arbiter between body, which is the sinful nature, and the spirit, which is identified with the holy nature. Sa halip na buong responsibilidad mo bilang buong tao, yung nagiging taga-desisyon ka sa pagitan ng espiritu at ng katawan. And this makes holiness less than a full human cultivation, which is contrary to what we have discussed for so much in this long lecture, long series, na ang kabanalan ay buong pagkatao. Kung paano rin naman ang kasalanan ay buong pagkatao ang nagiging sangkot. So, in this concept of two natures, we must stress first that man has a singular human nature. Kung two natures, yan ay umaakma lamang kay Jesus. Si Jesus ay may dalawang kalikasan, divine nature and human nature. We do not have two natures. We are just one human nature with two components, body and soul. And soul is many times interchangeably used of the spirit. That is the biblical pervasive presentation. Soul and spirit are predominantly used as interchangeable synonyms. Hindi sila magkaiba. Now, of the many that I can use, I will only use the Magnificat or the praise that Mary uttered when she was told of her instrumentality to the birth of the Messiah. Ang kanyang sinabi sa Luke 1:46 and 47, "My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior." Eh, masasabi mo ba na magkaibang bahagi ito at yung isang bahagi ang nagmamalaki sa Panginoon, ang isang bahagi ay nagagalak sa Panginoon? Sinasabi mo ba na ang isa ay para magalak, ang isa ay para magpuri? That is just ridiculous. This is only understandable by accepting the premise that soul and spirit are here used interchangeably, and it is in fact in the structure of a parallelism in Hebrew poetry which equates soul and spirit. So, yan ang katotohanan. Kaya ang tingin natin dapat sa tao, there are two components in one human nature. Sometimes, man is considered body and soul. Like in Jesus telling his disciples he was sending to confess his name, "Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body and in hell." So the whole man here is soul and body. And yet, in another passage in James 2:26, "As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead." In this case, man as a whole is body and spirit. Kaya makikita uli natin ang interchangeable usage ng soul and spirit sa halip na magkaibang mga bahagi, they are of the same sense. So man as body and soul is just the same as saying that man is body and spirit. So sa turong ito na may two natures, so dalawang kalikasan
ang isang mananampalataya, ang sagot natin ay, at conversion, the whole man is transformed. Hindi bahagi niya, hindi nadagdaga ng bagong likas, kundi kung ano yung likas niya bilang pagkatao, ang buong pagkatao ay binago, bagamat nananatili ang kanyang pagkamakasalanan. So the whole humanity of the believer is a mixture of holiness and sinfulness. Kung matatandaan ninyo ang ating Latin expression, simul justus et peccator, at the same time righteous and sinner, that is what every believer is. Kaya ang masasabi natin ay, ang anong paliwanag na nagkakaroon tayo ng ganitong conflicts, ang iniisip ng iba, kaya merong conflict, gusto kong mamuhay ng mabanal, ngunit naroon ang pagkamakasalanan, at iniisip nilang ito'y dahil may dalawang kalikasan sa pagkatao nila. There is a better explanation, and a better explanation, because it is the biblical explanation, is that a Christian lives in two ages, which explains the conflict and the tension. Now, this is a review of what we have studied in the standard of holiness, which is the kingdom. May bagong nangyari nang dahil dumating si Jesucristo. Tayo ay nabubuhay sa tinatawag na this age, ang panahong ito na nandyan ang kasalanan, mga kahirapan. At ang pangako ay kapag dumating ang Mesiyas, darating ang age to come. Pero sa halip, nang dumating ang Mesiyas, hindi natapos ang this age. What happened was the age to come has broken into this age. So there are now two ages in place and we belong to both. We belong to the age to come but we still live in this age. Anong magiging kahulugan niyan? Well, the church, to those of us who belong to the body of Christ as saved people, it is the church that represents the age to come. There is a community of the age to come and it is not any institution other than the church. Pero because of that, the church as representative of the age to come and the Christian challenges this age. Hinahamon ito ang mga pinaiiral ng panahong ito ng kasalanan. Pero hindi naman tahimik ang this age, kundi the age to come is tempted by this age. So you have this, the meeting, the encounter of two ages, the age to come represented by believers challenge this age, and yet this age of sin and suffering still tempts the age to come. At ang resulta niyan ay ang conflict. Yan ang nararanasan nating conflict. At ipinapakita nito, the conflict is first external, nasa labas natin. Hindi yung nasa loob muna natin. Ang nasa labas ay si Kristo bilang nagahari, pero may mga kalaban pa siya. May mga ayaw magpasakop sa kanyang paghahari sapagkat nabibilang pa sila sa panahon na ito. At dahil tayo'y nabubuhay pa rin sa panahon na ito, pero kabilang na tayo sa panahon na dumating kay Jesucristo, yan ang paliwanag na merong pagkahamok, pakikibaka sa pagitan ng namumuhay na Kristiyano na nagsisikap ng pasakop sa panahong dumating kay Kristo, pero hindi maiwasan na siya ay nabubuhay pa rin sa panahon na ito. We have made a study of Romans 7:14 and following, which vividly and graphically portrays that conflict na pinakita ni Pablo na sarili niyang karanasan. Ganyan ang paliwanag, hindi two natures, kundi we belong to two ages. The conflict therefore is first external to us and then it becomes internal in our experience. Kaya kung ganito ang makikita natin, then we must understand that flesh versus spirit should be understood not as the encounter of two natures. Flesh is a reference to the whole humanity in frailty and sin. When Jesus is said to have in John 1:14, the Word became flesh, it does not mean that He only took human body. It means He took the human nature. The human nature in its frailty, affected by sin, though He Himself does not have any sin.
but he lived in a world of sin. Yan ang ibig sabihin ng flesh. So, flesh versus spirit is not to be misunderstood as the two natures theory and teaching does, that it is the body versus the human spirit. This is the sinful human, the whole humanity, versus the work of the Holy Spirit in the believer. This is clear in Galatians 5, 17 and 18. For the desires of the flesh, the whole human nature in sin, are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Maliwanag na ang Spirit dyan ay the Holy Spirit. In fact, Galatians 5 is full of references to the Holy Spirit, and you are most familiar with the fruit of the Holy Spirit. And this is the Spirit versus the flesh. Yan ang naglalaban. Hindi dalawang kalikasan natin, kundi ang buong pagkatao nating makasalanan pa rin laban sa banal na espiritu, at dahil ang banal na espiritu ay nananahan sa atin, nararanasan nating panloob ang paglalaban na iyan. So, what is holy or sinful is not one part nature, but rather the whole man. Kaya kapag tayo ay gumawa ng kabanalan, when a Christian is being holy, it is his whole humanity because the Christian is already holy. On the other hand, when a Christian is being sinful, nagkakasala pa rin tayo, it is his whole humanity, not a nature. Because we are still sinful. We are simul justus et peccator. At yan ang sinabi ni Apostle Pablo, if you live after the flesh, flesh again in terms of the whole human nature, you shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, this is not just body na katawan, kundi the deeds of the body pertaining to life in this world, you shall live. So we need to mortify the whole sinfulness of our human nature. So the responsibility to be holy is the believers. Hindi ito nature, hindi tayo arbiter ng dalawang naglalaban at nag-uumpugan ng mga kalikasan. Tayo iyon. Tayo ang banal, tayo rin ang makasalanan, at ganito tayo hanggang maluwalhati tayo sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa tamang kaisipan na ganito ang pagtuturo, the right thinking is, at conversion, I am transformed into holiness but with remaining sin. Therefore, because I belong to the new age in Christ but I still live in this age, I understand the conflict. Unawain mo ang paghahamok ng pagiging kabilang sa panahong dumating na kay Kristo, pero nabubuhay ka pa rin sa panahong ito ng kasalanan. And it should yield the resolve, I will, by God's grace, exercise the discipline of fighting against my own sinfulness to be holy. Eh, pakikipaglaban ito sa sarili, hindi sa likas lang natin, kundi sa sarili nating pagkamakasalanan. Ngayon, kung tanggapin natin ang pagtuturo ng two natures, ito ang magiging resulta. The teaching that I have two natures is a convenient way to accommodate my sinful ways as coming from a helplessly sinful nature. And that results in the idea, I need not worry about the sins that come from my sinful nature because that is what it is supposed to be and do anyway. E yan ang mangyayari kapag nature na talagang wala kang magagawa sa sinful nature, lagi itong sinful. Wala kang magagawa sa holy nature, lagi itong holy. Samantalang if you realize it is you who is both holy and sinful, then you need to do something. And the challenge here is that bring your whole humanity, not a singular nature, but your whole humanity to the quest and discipline of holiness. Kaya popular man ang katuruan ng two nature theory, ay tanggihan natin ito. Ito ay nagpapalito sa usapin ng pagpapakabanal. Ang pagpapakabanal ay gawain ng ating buong pagkatao, na kung tayo mananampalataya, ang ating buong pagkatao ay binanal, ngunit ang ating buong pagkatao ay nasa
pagkamakasalanan pa rin at magkakaresulta iyan sa patuloy na disiplina ng pakikipaglaban sa ating sariling pagiging makasalanan. So sa halip na two natures, isipin natin, nabibilang tayo sa dalawang panahon at kinakailangang magpakatatag tayo na pairalin ang paghahari ng Panginoong Hesukristo na pinasimula na ang darating na panahon na siyang malulubos sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya't hanggang doon, tayo ay nasa pakikipaglaban sa pagpapakabanal laban sa kasalanan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kayo ay nakinabang. Muli, pagpalain kayo mula sa pag-ibig ng Ama, sa biyaya ng kanyang anak na si Jesucristo at sa pakikipisan ng banal na Espiritu.